man sabihin. Kahit magtampo ka sa akin. Marahilang isa ka sa mga tagahanga ng Sambatikan Singer na ito na naghandog sa atin ng magagandang awitin na sadyang tumatak sa puso ng bawat Pilipino. Tulad halimbawa ng awiting Balileng na ginawa pang pinikula ng Pinoy King of Action na si Fernando Poe Jr. Pero isa pa lang yan sa mga pinasikan na awitin ni Rowel Cortez. At kung interesado kayo na malaman pa ang kanyang buong kwento, abay steady ka lang dyan mga kapangan and let the story begin. Si Rowel Corpus o mas nakilala sa pangalang Rowel Cortez ay sinilang sa bayan ng Maycawayan, Bulacan taong November 13, 1957. 14 anyos pa lamang si Rowel Cortez ay mahilig na talaga siya sa musika at madalas na rin siyang sumali sa mga amateur singing contest. Pero alam niyo ba mga kapangan, natutol ang mga magulang ni Rowel Cortez sa kanyang pagiging musikero at pinipilit pa siyang kumuha sa kursong abugasya. Pero ganun pa man, tinalikuran ni Rowel Cortez ang payo ng kanyang mga magulang at minabuting lumuwas na lamang sa Maynila upang ipagpatuloy ang kanyang pangarap na maging sikat na musikero. Dahil sa determinasyon ni Rowel Cortez sa kanyang pangarap, nagpatuloy siya sa kanyang pag-awit hanggang madiskubre siya ng veteranong Pinoy folk singer na si Ka Freddy Aguilar. Tila nabighani si Ka Freddy sa angking husay ni Rowel Cortez, kaya't walang alinlangan na tinulungan niya ang ating bida na makapasok sa industriya ng OPM. Sa madalit salita, nagsimula ang official singing career ni Rowel Cortez taong 1984 at kanyang unang inilabas ang awiting isinulat ni Jericho Rimas na naging national anthem ng mga OFW at itong awiting napakasakit, Kuya Eddie. At ako ay natuwa sa unang kanta pa lamang ni Rowel Cortez ay mabilis nang umusad ang kanyang singing career. At dahil dito, binigyan siya ng kontrata ng Weya Records Philippines upang gawin ang kanyang first studio album na siya din ang pamagat. Andito na po tayo, sir. Magkano po yan? Ay, may promo po tayo ngayon, sir. Lahat po ng biyahe, 15 pesos lang po. Huh? Ayos. Ito kaya. Barya na lang, sir. Unang biyahe ko pa lang po eh. Ito kaya. Ang album niyang ito ay naglalaman ng 10 awitin at kasama dito ang naging hit song niya katulad ng Iniibig Kita. Hindi ko na sana pinagmasdan dahil sa akala ko. Sa Mata Makikita. Masdan mo't makikita. At ang ibang iba ka sa lahat. Dahil sa pagsikat ng mga awit nito ay mabilis na umunlad ang buhay ni Rowel Cortez. Katunayan, pinag-aral pa nga niya ang kanyang naging asawa na si Corazon Corpus ang nakapagtapos ito sa kursong Civil Engineering sa Technological Institute of the Philippines. Dahil na rin dito, silang mag-asawa ay nakapagpatayo ng isang construction firm na nakabase sa probinsya ng Bulacan ng CPC Builders. Sa pagpapatuloy ng kanyang karera sa OPM industry, inilabas ng Weya Records ang kanyang second studio album na Ang Tanging Pag-ibig Mo. Kasama na nga dito ang awiting Balileng na pasok sa pandinig ng mga Pilipino. Tulad mo, Balileng ay isang mutya.
sa loob ng isang dekada niya sa kanyang karera bilang mag-aawit. Mula taong 1985 hanggang 1996 ay tatlong studio album pa ang nabuo ni Rowel Cortez. Ito ay ang mga sumusunod: Paniwalaan Mo, Isang Iglap, at Ang Disiplina. Sa nasabing tatlong album na ito ay kasama ang mga awiting katulad ng Pinay sa Japan. Lumang Sing Sing, at Ang Kaibigan Lang. Dahil sa patuloy na pagsikat ni Rowel Cortez sa kanyang karera, nakasungkit na rin siya ng maraming awards mula sa iba't ibang music festival, particular na ang kanyang awiting Balileng at Napakasakit Kuya Eddie, na naging number one din sa mga video kay playlist. At katunayan, ang awiting Napakasakit Kuya Eddie ay ginawan din ng pinikula na pinagbidahan ni Aga Molak at ni Janice de Belen. Gal ka ba sa akin? May dahilan ba para magalit ako sa'yo? Ito yung tatawag ako sa bahay niyo. Lagi sinasabi ng maid, wala ka rin sa bahay. Eh siguro nga, wala ako. Pero sa kabila ng kanyang mabilis na tagumpay, mula taong 2001 ay tila tumamlay ang kanyang karera. Di na siya masyadong nakikita sa radyo at telebisyon o sa taas man ng entablado. Ang dahilan pala ay ang kanyang pagkikipaglaban sa kanyang sakit na colon cancer, na katulad ng kinamatay ng dating presidente na si Cory Aquino. Makikita sa larawang ito ang pagbagsak ng kanyang katawan na halos di mo na siya makilala dahil sa kanyang kalagayan. Makikita rin dito ang pagbisita ni Ka Freddy na siyang tumulong sa kanya. Hanggang dumating ang taong 2015, ay lumabas ang isang malungkot na balita tungkol sa pagpanaw ni Rowel Cortez na labis na ikinalungkot ng kanyang mga tagahanga. Siya ay nilibing sa Ever Memorial Garden na matatagpuan sa Valenzuela, Bulacan. Pero kumano man si Rowel Cortez ay nananatiling buhay naman ang kanyang mga awitin hanggang sa panahong kasalukuyan. Patuloy na maririnig ang kanyang musika sa radyo at sa mga music platform tulad ng Spotify at Apple Music. Tinampok din ni Jessica Soho ang kwento ng buhay ni Rowel Cortez sa kanyang programang KMJS na ipinalabas noon sa GMA 7. Masasabing isa si Rowel Cortez sa mga taong nag-iwan ng magandang alaala sa puso ng bawat Pilipino dahil ito sa pagbahagi nila ng kanilang husay, galing at talento sa pag-awit at paglikha ng sarili nating musika. Bueno, hanggang dito na lamang mga kapangan. Muli, huwag sana kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Pindutin na rin ang notification bell para always updated ka sa aking mga latest uploads. Ta-ta!